cantik tuh. Si cantik nggak? Hey yo, enggak menit tuh. Eto, cantik yo. Cantik. Hello, kamusta? Ano nito? Eto, bala ko magluto ng bistek eh. Namimili lang ako ng bistek. Yeah. Tagal na rin ako hindi nakakain eh. Saan mo lutuin yan? Kailan na ko kasi nag-iimita siya na magluto doon. Eh, pupunta lang ako. Tarin. Oh, sige me, tara. Luto tayo. Luto tayo kailan Eko. Yeah, yeah. Yeah, bilhin tayo ng ingredients. Alright. Sakto pala, nandito si Janty. Magluto na lang kami ng bistek para may content naman ako. Tagal nang wala. Ang bistek ay Filipino version ng bistek encebollado na isang Spanish dish. Ang pinakamalaking kinaibahan lang nito ay nilalagyan nila ng oregano at vinegar yung gamit nilang pampaasim kesa calamansi. Sobrang dali lang ng dish na to mga loads. Ang key ingredients mo lang, onions, calamansi, tsaka syempre beef. Basta lagi nyo lang tatandaan, mas madaming sibuyas, mas panalo yan. Ano ba binibili mo? Ito pre, baka, pero depende. Kung gusto mo ng medyo pasok sa budget, pwede naman tayong gumamit ng karneng baboy. Parang pork steak. Pero ito kasi typical na bistek. Siguro na natin baka na gamit natin yes, para masarap. So ito yung binibili ko lagi kasi nga magandang laman niya, firm. Saka medyo may taba ako. Tsaka madaling hiwain, madaling i-prepare. So yun nga lang, medyo pricey sa ganito kalaki. Ano sa choice naman nila din kung ano parte. Kahit ano naman, pwede, isda, karning baboy, karning baka. So kanya-kanya tayo ng ano dyan. Pero for now, gusto natin special. Ito tayo. Yes, sir. Tayong kalamansi dito, meron man mahal. Kaya ito na lang ginagawa natin. Meron din naman ganyan, lasang kalamansi naman talaga. Meron yung malaki, kaso wala akong makita eh. Mas mura. Medyo mura, sa halagang ganyan, pwede na to. Pag sinabing bistek, kailangan natin ng onion. Pero anong klaseng onion? Kasi may pula. Pwede namang puro pula. Or pwede naman ding white onion. Pero kanya-kanyang ano na yan, preference. Pero sa Pinas, sasanay tayo sa gito. Pero lagi ko sinasamahan ng gito sa sisig, sa bistek. Kasi iba ang aroma nito eh. Aroma. So bibitay ng dalawang piraso nito. Ayan. Aroma ni Janty. Yeah. Tsaka isang ganito. Ah, dalawa. Yeah. Kasi ito aroma, ito naman sweet. So, yan ang ano natin. Nandito na kami kay Eko, pero hindi niya alam na napunta. Tara, kumatak tayo kay Eko. May mga dala lang kaming mga pinamalengke. Yeah. Sana paggamitin mo kami ng kitchen ng Nara Nara's Nara Bakery. Nandito mo tingnan, katawan mo tayo. Dito baka na sa kitchen. Sige, dito tayo papatik. Eko. Eko. Yo! What's up? Surprise! Ang ginagawa niyo dito? Yo, makikigawa ng kusina mo. Okay lang ba? Nakita ko to si Janty sa TNT. Magluto daw siya bistek. Bistek? Yeah. Si, tawag sa'yo eh. Ano bang ayaw ng bistek? Ito ang head chef ng Nara's Catering, si Jericho. Pagka suki na yan sa bag. Meron kayong mga event. Yeah. Call him. Kahit ano, from wedding, funeral, binyag, kahit ano yung. Para may sponsor ka. Ready, ready yan, boy. Yeah. Buti pa pagka nagluto ka dito sa ano eh, sa Nara eh, pati siyempre, outfit eh. Outfit experience. Pati brief, dry fit. Pati brief, dry fit. Siyempre, una, magugas tayo ng ano. Pati brief, may kamatis.
Ganda, oh. Kompleto dito. May hand soap pa, oh. Hindi yan hinaluan ng tubig, ha? Oh. Hindi joy na may halong tubig. Hugas mabuti ng kamay kasi gagawa tayo ng Indian street food. Boss Kenshin. Dumidila, yung dumidila, yung dumidila. Ito yung ating karne. Ano bang part yan? Shanks. Nakalagay shanks. Naman sa ano, shanks, di ba? So kailangan lang, teka lang, yung shank pagka sa baka, ano? Sa baba yun eh, dito yun. Yeah, sa bintit, parang ganun. Binte, yeah, binte. Binte, yeah, oh, ganun yun. Binte ni Juban. Yung malapit mag ano. Di ba payat na payat yung pinakapaan niya? Oh. So before nun. Malapit ang kutsilyo ni Master Eko. Medyo... So, kailangan mo lang hiwain ng medyo manipis. See? Sakto-sakto yun. Ba't kailangan pinapalo dyan? Para lumambot ng husto. Bad kasi siya. Tsaka para yung marinate natin eh pumasok. Hindi lang juice, hindi lang juicy in the outside, juicy inside. Nakakanat. Anong toyo bang masarap gamitin dyan? Yung regular lang o yung ano? Pwede naman yung regular lang. Kikuman, di ba pwede yung kikuman? Pwede rin naman yung kikuman, pero... Medyo iba yung lasa eh. Oh, iba yung lasa pang kasi Pilipino. Yata, oh, hindi pa Pilipino, pang sushi talaga siya eh. So, dito, meron tayong... ano na yun eh, di ba? Meron tayong calamansi soy sauce na together. Oh, eh bumili pa tayo ng ano eh. Pero... So, pwede rin yan kasi para sa akin ha, pero kanya-kanya rin tayo ng panlasa. Panlasa. Sa akin, gusto ko medyo maasim. Ayun, no? Maasim. Sinigang ka na lang. Okay. Pwede natin. Master Chef, ano, Sinbrion, sa Indian street food. Si Boss Kenshin. Malat! Malat! So, marinate pa lang yan? Oo, marinate pa lang ito. Tapos, gano'ng katagal yan? Gano'ng katagal? Goose na 30 minutes. Kasi pinupok-pok-pok naman natin siya. Manipis eh. Manipis, manipis naman. Tapos napok-pok pa. Ikaw man mamapalo, ninipis ka rin. Hindi mo manipis ang pet mo. Saka mga siguro mga... Ano yan? Garlic powder? Garlic powder. Pwede nang ano, yung garlic mismo. Pero... Mas mabilis lumasa yan. Mas mabilis powder. Yan. Sa mga dalawang kutsara to, nagsama mo na lang. Yun o. Yan. Haluin mo na parang Indian food. Oo, tsaka dagdag pa tayong konting calamansi. Ayan. Pangalo mo. Yo, street food style, Indian street food tayo dito. Street food? Street food, oo. Nakabubulubulo pa tayo dito. Ayan na. Mas maganda kasi ginagamit yung kamay para nalalamas mo mabuti. Para kumapit. Nanunuot. Oo. Naipaliwanag ko naman na kanina kung bakit tayo may red and white onion, di ba? Oo. Yung red talaga nakakaiyak din eh. Aroma eh. So, ayun na yung ano mo, yung sweet. Yeah, yung sweet. Hindi ko pa alam. Ba't ka naiyak kung sweet? Ewan ko ba, sobrang sweet eh. Pag sobrang sweet ka, kahit sa pag-ibig, nakakaiyak. Wow. Masasaktan ka din sa huli. Oo. Simulan na ba natin? Yes. Onion muna. Napakadaming onion yan ah. Yeah. Ituhin lang natin siya. Pwede mo ito doon. Yung gusto ko eh, yung aroma eh. Ang tunog eh, pagka nagagigis eh. Ano yan? Sige, hindi. Laliman mo pa, laliman mo. Tapos pahatak. Ang natapon. Hindi siya patulak, pahatak. Eh, gaganto mo na siya. Oh, shit. Oh, di ba? May konti naman. Oh. Oh. Sala. Sala, sala. May isa. May isang namatay. Gusto natin matustan ng konti. So, Eko, anong kaibahan ng beef steak sa bistek? Beef steak kasi ano siya eh, yung idea ng beef steak para siyang
sauteed beef or like baked or roasted beef, basta beef. Uh-huh. Tapos meron siyang thick sauce. Yun yung parang, ewan ko, siguro nung mga unang panahon. Patang panang Hapon? Yeah, siguro, or mga Amerikano, di ba? Nilutuan tayo noon, ganun. Parang, in-incorporate natin sa daily, ano natin, cuisine natin, na, yun nga, beef, tapos may thick sauce, pero tayo, alam mo naman, di ba? Basta pag magsasauce tayo, it's either, like, merong, may hint ng vinegar, or may hint ng citrus, o kaya konting soy. So, instead na plain na broth, tsaka ginawang thick broth ng beef, na hinaluan natin ng soy, hinaluan natin ng calamansi. Ewan ko kasi wala tayong parang proper history ng mga luto eh. Kasi every part ng island, di ba? Parang, oh, ganito yung nag-start sa amin yung bistek. Sa iba naman, ibang storya naman, di ba? So, yung gusto mo yung medyo tostado oh, talaga. Medyo tostado. Medyo matigas-tigas ng konti. Medyo matagal lang siyang gawin, pero kung gusto mo na lang, sama-sama na lang siya, pakulangan mo, palamutan mo, then lagay mo yung ating sibuyas, kasihin mo, panlasa, tigdatid lang konti, goods na! Kanya-kanyang ano lang naman yun. Tayo, medyo... May oras pa naman tayo. Wala tayong oras eh. So ayan, naprito na. Naprito na. Ito yung gusto nating makuhang texture niya. Yan. Yun, may sunog-sunog. Medyo nagka-caramelize. So ayan yung ano. Inamoy. Bango, men. Panalo. So, lalagyan mo ng tubig. So, yung pinagpilituhan natin sa kanya, lagyan natin na ng tubig. Siguro mga 2 to 3 cups pang sabaw niya. Sarsa. Mga isang kutsarang garlic powder. Garlic powder ulit. Yun. One kutsara. Bibilang ka lang. Ganun lang. Yun. Tsaka... 1 Mississippi. 2 Mississippi. Ganun, ano, mga... 2 kutsarang ground black pepper. So, 1, 2. Pwede rin na lagyan ng sili yan eh, no? Kung gusto na medyo maanghang. Gusto mo nang maanghang. May guest pala tayo mamaya. Sino? Si ano, si Frozone. Si JB, pumunta? Frozone ng Bulacan. Shoutout nga pala sa Frozone ng Bulacan. Claridel, Bulacan. Yung cornstarch. Ah, may cornstarch pa. Para kasi, tinan mo, liquid na liquid. Para lang siya konting mag-tick. Pulo na siya. Ayun na yung ano, coconut juice. Yan. De, ano cornstarch. Para lang mag-tick ng konti yung ating sabaw. Nasa sa inyo yan. Kung gusto nyo na medyo masabaw-sabaw, pwede naman. Paglalagay, pag kumukulo na. Yes, sir. Tansya-tansya. Hanggang sa makuha nyo rin yung gusto nyong lapot. Kung mako yung kiliti. Oh, baka pag nasobra kasi ganito, hindi na malapot. Magiging jelly ace. Yung sabaw, magiging jelly ace. Pwede rin kung gusto nyo. Oo. Kanya-kanya. Gusto yung jelly tin. Ayun na, nilagay na yung karne. Yan. Pag kumukulo na, pwede mo nilagay yung karne. At yun, pwede mo siyang iwanan ng mga for 20 to 30 minutes para kung gusto mo ng malambot na karne. Hintayin mo siyang lumambot pa ulit dyan. Tapos itong ano, sibuyas mo, mamaya yan, pagka medyo luto na. Kasi naluto naman na natin siya eh. Sa huli na yan. Pero iba gusto nila yung ano eh, yung crunchy, alam mo yan? Yung crunchy. Marami tayong sibuyas niyan, mamaya lalagyan natin pang toppings. May toppings pa. Okay. Kita-kits na lang after 20 minutes. Dali mo sa lamesa, Johnty. Morning. Bibilang pa rin eh. Wow. Ano, banat na? Banat na. Natin. Yung mga hinahanap natin. Right. Ayun na nga, tapos na yung ating nilutong bistek. Taste test na tayo. Yun. Sana magsama niya. Oh, gano'n mo katagal siya naluto, men? So, mga 30 to 45 minutes. Kasi beef eh. Kailangan natin palambutin ng gusto para masarap. Yeah. So, tara. Huwag na tayo magpatumpik sa pig pa. Take him na. Siyempre, re-rektahan mo muna yung kanin dyan, di ba? Sa setupan mo muna. Tsaka medyo i-dip mo dun sa ano. Ako ang itatesting ko yung itong onions. Mukhang parang nakaramelize ng ayos eh. Ito na nga, hindi yan. Tapos, pwede pa makuha. Kanin na nga lang.
Mm, sabaw, panalo. Sumitagan. Tama lang yung lapot. Mm, takto na. Yun, nag-iwahiwalay siya sa bibig mo. Alam mo yung pagka sumubo ka ng malaking meat, parang, di ba, parang na-overwhelm yung bibig mo. Ito, good lang. Kasi medyo ano siya, pinrito din eh. Nagbe-breakdown siya yun, dahil sa 40 minutes, di ba, na pag-brace. Partay mukbang ah. Ang sarap yun. Sarap. Sipin nyo yung ginamit na meat dito ni JT, yung beef shank, isa yung sa mga pinaka toughest part ng baka. Pero pag kinain mo, sobrang lambot. Sarap, men. Panalo. Yung lasang-lasa mo pa yung kalamansi, tsaka yung konting sipa, di ba? Ayos ba? Ayos na kanya, no? Ayos na, ayos yun. Nanahimik lang ako sa bahay, dahil kung sasardinas lang ako eh. Nakakatok, ano? Nakakatok pa eh. Salamat yun. Cheers tayo dyan, cheers tayo dyan. Sana maging series na to ha. Anong pangalan ng series na to? Kainan Session. Kainan Session. Wala nang intro-intro, kainan agad. Oo. Pero minsan may kasama ding inuman. Inuman, siyempre. So ayun, kakain muna kami. At gutom na kami. Bahala sa buhay nyo. Kita lang tayo next time. Cheers. Bye-bye. Bye-bye.